Tanggap daw ni Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag ang ipinataw sa kanyang suspension. Ayon sa Bucor, patay na ang inmate ng umano'y middleman nang nalaman nilang sangkot umano siya sa pagpatay kay Percy Lapid. Diyan tumutok si Rafi Tima. Sa puneralang ito nakalagak ang katawan ng bilibid inmate na si June Villamor. Dito nagsagawa ng autopsy ang NBI forensic team para matukoy kung ano ang ikinamatay ng inmate na sinasabing siyang middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kumuha nga tayo ng mga tissue samples at samples ng mga organ. At inaantay pa natin ang general toxicology report at ang ating pathology report na abutin ng more or less 1 week bago lumabas. Si Villamor ang itinuro ng sumukong gunman na si Joel Escorial na kumontok-umano sa kanya para ipatumba si Lapid. Pero namatay si Villamor sa loob ng binibid noong October 18, kasabay ng pagharap ng PNP at DILG sa media kay Escorial. Ayon sa Bureau of Corrections, patay na si Villamor nang malaman nila na sangkot ang isang Crisanto Villamor sa Percy Lapid murder case. Nakita pa raw siya nagkakape bandang alas 9 ng umaga, pero hindi na lumabas para mananghalian. Nung hindi siya sumagot, binuksan nila yung kaninyang area, kanyang selda, nakita siya na nakalugmok na doon sa kanyang kama. And then, tinakbo na siya sa ating emergency room. Ang nakakitang doktor, sinabi dead on arrival. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Corrections na si Gabriel Chaklag, walang palatandaan ng physical o external injury sa katawan ni Villamor. At base sa death certificate ni Villamor, undetermined pa ang cause of death. Tanggap naman daw ni Director Gerald Bantag ang kanyang preventive suspension, lalo pat utos ito mismo ng Pangulo. Gayunman, sabi niya tila siya ang nadiin, kahit hindi raw siya sinabihan na may inmate pala na hinihinalang sangkot sa Percy Lapid murder case. Sana lang, sabi ko nga kung nasabi sa amin, at earliest time, sana napigilan ito. Kasi kami, talagang open naman kami, makipagtulungan. Eh wala eh. Katulad kahapon, sabi ni SOJ, ni Secretary of Justice na, DJ, secure ninyo itong Villamor na to. Yes, sir. Ginawa natin. Yun ang problema kasi mayroon kaming kakulangan sa communication. Ipinunto naman ng tagapagsalita ng Bucor, iba ang pangalang ibinigay ng gunman sa pangalan ng namatay na inmate. Crisanto pala na Villamor ang tinukoy na middleman ni Escorial. Pero sabi ni Chaklag, as far as we are concerned, wala pong na-receive or admitted na PDL named Crisanto P. Villamor. May isa pa rin silang inmate na ang pangalan ay Jose Palana Villamor. Kanila na raw itong sinecure sa tulong ng PNP. In coordination with the PNP, yung Jose Villamor ay secured po yun. Ang pamilya Lapid, dismayado raw sa pagkamatay ng itinuturong middleman at ang kawalan umano ng kooperasyon ng pangalawang middleman na galing sa BGMP. Pero sa ngayon, prioridad daw nila ang seguridad ng kanilang pamilya. Sobrang bagsak ang balikat namin magmula nung malaman namin yung balita na yan. Kahit pa mayroong question ng publiko tungkol sa identity nitong gunman, nanalig po kami sa ginawa ng pulis dahil saan pa naman kami pupunta kung hindi sa ating pamahalaan. Ang primary concern ko lang ay yung seguridad muna ng pamilya. Sa mga pangyayari na ito, hindi na kami nakakatiyak kung sino ang mga kakampi o kalaban namin. Ang sabi ni Escorial, tinawagan siya ni Villamor mula sa loob ng bilibid. Nagbayad pa umano ito ng 550,000 pesos. Iniimbestigahan na raw ng Bureau of Corrections kung paano ito nagawa. Ang Southern Police District naman, nakikipag-ugnay na raw sa Anti-Money Laundering Council para matukoy ang money trail na pinagmula ng perang ipinambayad kay Escorial. Umaasa ang pulisya na makatutulong ito sa pagtukoy kung sino ang mastermind ng krimen. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.